Yo, what's up mga kamaylo? Kamusta na po kayo? Nakita nyo naman dito sa title na to, magpapa-adapt tayo ng aso. Ngayon mga kamaylo, alam nyo ba na matagal na po talaga tayong nagtitrain ng mga aso at nakikita nyo naman kung gaano po kamahal ang mga aso. Sobrang dami pong mga kamaylo natin na nagpapa-adapt ng mga aso. Iba't ibang lahi, aspin, karamihan may mga breed, magagandang klaseng aso, mamahalin, pero hindi ko basta-basta tinatanggap. At sa ngayon, hindi na po ko tumatanggap ng aso. Ngayon, makikita nyo dito sa video to kung sino yung ipapa-adapt nating mga aso. Ano nga ba ang dahilan bakit hindi po ako tumatanggap at nag-a-adapt ng mga aso? Unang dahilan dyan, isang malaking responsibilidad kapag nagdadagdag ako ng aso. At nakakalungkot man sabihin, pero ito yung katotohanan. Dahil sa sobrang busy ko po ngayon, marami po akong mga schedules, marami po akong mga ginagawa. Kita nyo naman, vlogger ako, influencer, nagtitrain ng mga dogs, meron akong dog hotel, at meron akong ibang mga negosyo na hindi naman natin pwedeng sabihin na dito, at hindi ko na maibigay yung pangangailangan ng aso ko. Pagdating naman sa food, meron tayong sponsor, siyempre ang SDN, Super Dog Nutrition, walang problema sa mga pagkain yung mga aso ko. Pangalawa, meron din tayong mga shampoo, andyan yung Doggo shampoo, di ba? Ngayon, maraming magsasabi dito na, sir, baka pwedeng ikaw na lang mag-alaga ng aso, ikaw na lang pwedeng tumanggap niyan kasi baka mapunta sa ganito, sa ganyan. Ngayon mga kamaylo, gusto ko man kunin, kaya lang hindi po talaga kaya ng oras ko. Maging sinamaylo nga eh, nalulungkot ako minsan, natitrain ko yung mga iba't ibang aso na kailangan ng serbisyo ko. Pag uwi ko sa bahay, hindi ko na nabibigyan ng time para matrain ang mga aso ko. Kasi nga, busy ako sa schedule ko. Okay, sana maintindihan yon. At dito, ipapakilala ko at ikukwento ko kung sino nga ba yung ipapa-adapt nating aso. Ang ipapa-adapt po nating aso ay isang chow-chow. Isang taon nang nakakulong sa kulungan, kaya daw matapang. Ipapakilala ko na sa inyo, si Kodak. Ito si Kodak, isang male dog na chow-chow. Sabi nila aggressive daw at may nakagat na. Pakita ko sa inyo, nahawakan ko. Ganito kasi mga kamaylo, ang mga chow-chow kasi ay mga dominant dog breed. So ibig sabihin, mataas ang protection instinct nitong mga asong to, kaya dapat isosocialize. Ngayon, medyo naawa din ako sa asong to kasi nga isang taon daw nakakulong, wala daw makalabas kasi nga daw nangagat, no? Kaya makikita nyo yung balahibo niya, hindi siya nag-groom. Dito, bull-bull pa nga yung balahibo niya. Ang usapan namin dito mga kamaylo ay ititrain ko muna bago natin ipa-adapt. At mamaya sasabihin ko yung detalye kung paano nyo ma-adapt tong asong to. Ika-qualify natin. Hindi pwedeng basta-basta i-adapt nyo tong asong to. Sasabihin ko sa inyo mamaya ano yung qualification. Pero dito, panoorin nyo muna kung gaano kabait tong asong to. Nahawakan siya. Ibig sabihin, hindi siya severely aggressive. Malamang pwedeng nag-i-snap lang tong asong to, pero hindi siya yung kakagat at sasabihin na papatay siya ng ibang tao. No? Papatay siya ng tao. Napakabait. At pwede rin siya i-socialize sa iba't ibang tao at iba't ibang aso. Pasok, bata! Yan, papasok po si Flo G. Hindi, si Flo G, kaibigan din natin yan. Kaibigan siya ng trainer ko. Yan, ito po si Yayay. Nahawakan siya ni Yayay. Diba, ano masasabi mo sa kanya, Yayay? Mabait siya, no? Nahawakan siya. Sweet nga eh. So ganito guys, sabi ko nga, titrain muna namin to ng ilang araw, ilang linggo. Actually, ilang araw na rin siya nandito sa amin. Tinitrain-train namin siya, no? Para masanay siya sa iba't ibang environment. Ngayon, tingnan nyo naman temperament niya kapag may ibang aso. Pasok mga dogs! Hindi rin siya nangaaway. Aamuyin niya lang. Which is normal. At ang maganda dito mga kamaylo, kasi maraming pwedeng sabihin dito, baka yung mag-a-adapt niyan, i-breed lang ng i-breed, pagkakita lang yung aso. Ang maganda dito guys, kung pet lover ka talaga, ipakapon mo yung aso mo. Si Koda ay kapon na, castrated na siya. Kaya ito, pwede talaga siya maging house dog na kung saan kailangan mo ilakad mo to araw-araw, i-socialize mo para hindi siya maging matapang. 'Di ba? Kasi ang mga chow-chow nga ay dominant dog breed sila, mataas yung protection instinct nito, kaya dapat araw-araw arawin mo. Katulad ng ginagawa namin. Behavioral training yung ginagawa namin, kaya nahawakan siya. Tingnan natin, try natin suklayin. Pakita rin natin mga kamaylo na nasusuklay siya, no? Nasusuklay siya. Umuupo pa mo, ang gusto ngayon sinusuklay siya, Nagsishedding din siya. Kaya bago nga natin to ipa-adapt, ipapagroom ko to guys. Tsaka sabi ko nga, ika-qualify ko talaga kung sino yung mag-a-adapt dito sa asong to. Napakabait to. Yan ba yung aggressive? Kung aggressive to, magsusuklay ka pa lang. Kagating ka na niya.
So kailangan natin talaga ipag-room to. Pakita ko lang na nasusuklayan din siya. O ngayon, ipapakita naman natin mga kamailo na hindi siya mahirap i-handle, lalo na kapag naglalakad. Tara, lakad natin siya. O yan, o, tingnan nyo naman behavior niya mga kamailo, kasama niya yung ibang students ko. Yung si German Shepherd, tsaka itong Husky. O, napakabait, di ba? O, nagpapakaaso lang siya. Ibig sabihin, ginagawa niya lang yung pagiging aso niya na nag-aamoy-amoy, nagsosocialize. O, dito, pakawalan natin dito sa training area natin. Hindi rin siya makulit, hindi rin siya hyper. O, deprived kasi siya guys, yung mga gantong aso, deprived sila na ano, mailabas. Bata pa tong chow chow na to, nasa ano pa lang yata to, 2 years old. So ayan guys, oh, oh. Sige, bitawan mo lang muna naman. Bitawan mo siya, oh. Mabait naman siya eh, oh. Louie, anong masasabi mo sa kanya? Mabait naman siya sir. Talaga lang ano, di na socialize, di parang na ilalabas. Parang malungkot ka. Sobrang lungkot mo ngayon. Tsaka sana mga kamailo, yung talagang interesado mag-adapt dito, meron kayong space tsaka time. Ayan o, may space kayo na pwedeng makalakad-lakad tong asong to. Hindi lang ikukulong siya, kawawa naman kung ikukulong lang tong asong to. O, napakabait to. Bago natin palakarin to si Kodak, painumin muna natin kasi makapal yung balaybo niya. O, tingnan nyo, sit! Oh, look at me! Oh, oh, siya, oh. Mabait siyang aso, oh. Oh, may lumapit na aso, oh. May umiinom din, hindi siya nagagalit, oh. Tingnan nyo naman, ah. Oh, hindi rin siya basta-basta nakikipag-away. So, ibig sabihin, kung may mag-a-adapt dito at may aso din siya, hindi siya basta-basta makikipag-away. Maganda yung temperament niya. Oh, kita nyo naman yan. Mabait na aso to si Kodak. So, ngayon nga mga kamailo, sabi ko nga sa inyo, bago natin to ipa-adapt, ipapag-room ko muna to, pa-check up natin, pa-CBC natin. Gagastusan ko yan. Tulong ko na rin dun sa nagpa-adapt. Pag-room, blood test, tapos train namin. Diba? So, ayun, napakabait kasi sa akin ang nagpa-adapt nito, guys. Talagang nakiusap lang. Umiiyak pa nga yung nagpa-adapt nito kasi hindi niya na daw talaga kaya ibigay yung needs ng mga asong to. No? Oh, marunong din rumispeto si Kodak, guys. Marunong din siya rumispeto. Hindi siya basta-basta lumalapit kapag may umiinom. Pero habang umiinom siya, pwedeng may lumapit sa kanya. No? Kinorek kasi siya ni Nod. Ayaw ni Nod na may lumalapit sa kanya. So, ayun, may respeto siya ngayon. Pag alis na ito ni Nod, alisin natin si Nod, tsaka siya iinom. Tingnan niya. Hey! O, yan na si Kodak, o. Didrink na siya. O. Pero pag lumapit si Nod, drink. No, marunong na rin pala rumispeto si Nod. Shoutout pala ka sa owner ni Nod at ni Rambo. O, ayan, o, kita niyo, rumirespeto siya, o. O, maganda yung temperament ng asong to. Ayan, guys, tinuturuan ko kayo na kayo sa dog's behavior dito, ha, para makita niyo naman yung temperament. Kasi pag sinabing temperament, guys, it's either good or bad. Maganda, good yung temperament ni Kodak. So ayan guys, sana nakikita nyo, nilalakad yung tatlo. Oh. Wala din pakialam sa sasakyan, hindi rin takot, no? Oh, may sasalubong pang sasakyan. Oh. Hindi rin mahirap ilakad si Koda. Shoutout ulit sa owner ni Rambo at ni Nod. Si Koda pa ngayon nahuli, oh. So ganyan po palagi gagawin po ninyo, ha. Para yung aso ninyo, kung sino man ang makaka-adapt kay Koda, ay mas magiging mabait na aso si Koda. O, ito yung gagawin yung routine. Ayan guys, ha. O, medyo pagod na po si Kodak. O, mas balanse na siya. O, pusa na siyang magla-lie down dyan. O, tingnan nyo rin tong dalawa natin. O, relax lang. O, ayan guys, ha. O, kita nyo, mabait. Mabait na mga asong to, no? Lalo na si Kodak, mabait, no? May narinig akong umiiyak na bata. Mukhang mas makulit pa yung bata na yun, ha. Dagdag pa dito mga kamailo, itong asong to, mabilis masanay sa iba't ibang environment. Nakasit lang siya, hindi namin hinawakan yung tali, hindi tumatakbo, hindi umaalis. O, bata pa humahawak sa kanya. Hawakan mo sa mukha. O, di siya basta-basta nangangagat. O, iba na mga kamailo, mabait si Kodak. Kodak! Looking for new owner, Kodak. Idadagdag ko pa to mga kamailo, yung sinasabi nilang aggressive dog, kapag naka-lie down ng ganto, kahit hindi nyo naman kinukuman, naka-lie down na ganto, ibig sabihin yan, submissive posture, walang aggresibong naka-lie down. May nakita na ba kayong naka-lie down, ganon, di ba? Oh,
Baka ba ito? Kaya sa tingin ko, maraming magme-message dito mga kamailo kung sinong mag-a-adopt nitong asong to. Kasi kita nyo naman, oh, hindi siya aggressive. Sabi ko nga, hindi ko alam yung history ng asong to. Pero ako kasi, nagbabase lang ako kung ano yung ginagawa ng aso sa moment. Di ba? Kung sinasabi lang na agat, matapang, eh baka sa kanila yun. Dito sa atin, mabait. So ibig sabihin, maganda yung pagkatao natin, maganda yung energy na pinapasa natin sa aso. At the same time, technically, napupulpil natin yung instinctual na pangangailangan ng aso. Ano ba yung instinctual na pangangailangan? Yung ma-exercise siya, ma-explore natin, hayaan nating masanay siya sa iba't ibang tao, ma-socialize din sa iba't ibang environment at iba't ibang aso. So yan, eto na mga kamailo. Ano nga ba ang qualification para ma-adapt si Kodak? Unang-una sa lahat, ang titingnan natin dito ay yung source of income ng tao. 30,000 pataas para mabigay yung mga basic needs ng aso, yung mga health needs niya. Like check-up, monthly grooming, vitamins, dog food, etc. Dapat may ibibigay nyo talaga yun sa asong to kay Kodak. Pangalawa, maganda siguro kung meron kang space sa bahay nyo para kung sakali, makakalakad-lakad siya kung wala ka talagang time para mailakad siya. Pangatlo, dapat talaga dog lover ka. Kung hindi ka dog lover, huwag mong i-adapt tong asong to. Yung iba kasing nakikita ko mga post sa Facebook, mabilis nila i-adapt lalo na pag breed, may breed yung aso. Kasi nga, pagkakakitaan nila. Ayoko naman ganon na i-adapt yung aso dahil pagkakakitaan. Kaya nga, mas maganda to, kapon na yung aso. Diba? Mas mabait. Lahat ng mga kamailo natin na interesado mag-adapt dito kay Kodak, i-email nyo po ako sa miloandfriendsonlineph@gmail.com. Lahat ng mga kamailo natin na magme-message sa Facebook page natin at business number natin, hindi ko i-entertainin. Dapat po sa email natin, miloandfriendsonlineph@gmail.com. Iko-qualify ko po yan, pipiliin ko po yan mabuti, at sisiguraduhin kong mapupunta sa magandang tahanan at pamilya si Kodak. Maraming salamat po mga kamailo ko.